Hello guys, magluluto na naman ako ng panibagong recipe at lutong bahay at simpleng-simple lang po ito. So abangan po ang ating lutong bahay. Meron na po ako ditong malinis na tilapia. Hinugasan ko na po ito at lalagyan ko lang po ng asin. Hindi ko lang po naipakita. Nilagyan ko lang po ng asin. Binudburan ko magkabilang side. Tamang-tama, may mantika pa ako dito. Isang beses ko lang po ito nagamit ng lunch. Nagpreto din po ako ng bangus. Pwede na po yan. Tinakpan ko lang po yan sa kawali. At ayan, habang nagpipreto po ako ng tilapia, maghimay po ako ng malunggay at kumuha na rin po ako ng tanglad sa aking harap ng aking bahay. So, ayan, naluto na po ang tilapia. Sinadya ako pong lutuin at prituhin na ang tilapia. Hindi ko po diniretso pagluto para pong hindi magkalasog-lasog po ang aking ginataang tilapia na may gulay na malunggay. So, ayan, apat na piraso po ang tilapia. At inilagay ko na rin po ang aking hinandang luya na dinikdik, sibuyas, isang buo at saka bawang. Dinikdik din po iyan. Mabilis ang luto lang po ito kasi po luto na po ang tilapia. Ang gusto ko lang po dito na maglasa po yung mga sibuyas, bawang at saka luya. At saka tanglad nilagay na rin. At naglagay na rin po ng asin. Ayan. Tinakpan po muna. Ayan. Kumulo na po. Hayaan lang po muna natin. Parang sasarap po ang ating niluluto. Ayan. Amoy aroma na po talaga ang bango-bango. At maglagay din po ako ng seasoning dyan na aji ginisa. So ayan po, hindi ko po muna una inuubos ang gata. At saka yan na po yung pangalawa. Medyo po masabaw po ang aking ginataang tilapia dahil po gusto po namin ng masabaw. Ayaw po namin yung creamy dahil po pang ano na rin po, pambudbud sa kanin namin. Mahilig po talaga kami sa sabaw at ayan, kumulo na at nilagay na po yung malunggay. Pagkaluto po dyan. At kainan na po. Sandaling-sandali lang po ito maluto. So ayan, tatakpan ko lang po yan at ayan, kumulo na po. Ayan, yummy yummy. So, ayan na po. Tinanggal ko na po sa kalan. At sa mesa na po. Na po yan nilalagay. At nagre-ready na po yung aming mga ibang pagkain katulad ng kanin kasi kakain po kami. So ayan, medyo na creamy na rin po siya nung hinango ko. Ayan, at saka may prito din po ako ng bangus nung lunch na tira namin ng anak bunso. So kain po tayo at nagdadasal po muna ako bago kumain. Kain-kain po. Ang sarap-sarap. Simpleng-simple po ang lasa niya. Napakasarap po guys. Iba talaga po yung simpleng luto lang. Wala na po akong ginamit na tubig kundi yung gata lang po. Medyo malabnaw nga lang po yung aking gata. Dahil po gusto ko po talaga yung may sabaw ang aming ulam. At saka kasi malunggay po kasi ang hinalo ko. Kaya po, bagay po talaga siya may sabaw. Kain-kain po. Hindi ko lang po pinakita ang aking mga anak. Kasi po, ayaw po nila munang sumama sa vlog ko. So, kain-kain po. Nandiyan na rin po si Mister. Galing sa trabaho. Hindi ko rin po kinuhaan ng video.
Ang sarap-sarap ng kain ko po dyan, guys. At tama-tama, nagdala po si Mister ng dala ng pansit sa trabaho. Merienda daw po nila, may namigay. Tinikman ko din po yan, bandang matapos ako pagkumain dyan. Napakwento din po ako dyan, kaya binoboice over ko na lang. Yan, nagkwentuhan pa muna kami ni Mister dyan habang hindi ko napansin na naka-on pa rin pala ang aking camera. Ang saya-saya namin nagkwentuhan habang kumakain. At ang sarap-sarap ba naman ang kwentuhan? Siyempre, masarap din po ang ulam. Para sa akin, kahit simpleng-simpleng ulam, masaya na po. Lalo na sama-sama kami pong pamilya. Kayo guys, pag kumain kayo, sama-sama po, sama-sama din po ba kayo at sabay-sabay? Kasi kami, pag nandito lang kaming lahat, gusto namin yung sabay-sabay. Di bali pong yung ulam namin. Simpleng-simple lang, at least masaya naman. So, ayan. Ang lalaki ng subo ko dyan. Favorito ko talaga yung malunggay. Kahit araw-arawin ako dyan, basta iba-ibang lang luto. Talagang gustong-gusto ko talaga. Yan po talaga ang kinalakihan ko na gulay na malunggay. Sa amin po kasi, marami pong nakatanim si Papa na malunggay sa aming kapaligiran. So ayan, tinikman ko na po yung pansit na kanton. Thank you for watching, guys.